bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. Kiragining pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo kay pabaluane ing Birhen Maria. Akinagiyala ang Banal na Espiritu. Babu Maria, amit mo kaing grasya, ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya panamahan ing buwan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, ang Ginoo ni Diyos, panalangin mo'y makasalanan. Hindi ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Adi ko, alipaning Ginoo. Mag-iaripagod ka na ako. Andi ingigas mo, Aman. Bapo Maria, amit mo kaking grasya. Ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka kaling sablang babay. Nuan niya pa naman ang buwan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, inyong ni Diyos. Panalangin mo kay makasalanan. Hindi ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, may katao niyang tao. At may isao niya kaya katao. Bapu Maria, amit mo kaking grasya. Ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka kaling sablang babae. Nuan niya pa naman ang buwan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, inyong ni Diyos. Malalangin mo'y makasalanan. Iyan niya ako kay oras na yung kamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami, O Santang Induning Diyos. Bami ka pa ngayon tuliran, nabang namin pinakuran sa Kristo Ginoo. Amen. Manalangin tamo. Tapuwalin mo sa akong grasya, Ginoo, ming Diyos, ding kalatuwani, at ang pating pamamalita ng anghel. Akilain mo yung panagkataon ng taong Yesu Kristo ang anak mo. Uwi na naman yung pamahilasan at kamatayan ng krus. Apakibutan niyo naman sa ano, inigay ang pangasugin ng medye. Alamalang sa puwiti kang Kristong ginumi yanasa. Ligaya king Igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo'y misya siya at ligaya, ibarking kamumulan, ngayon ang damat ng kalahanggap. Amen. Ligaya king Igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo'y misa siya at ligaya, ibarating kamulan, ngayon ang laman ng kalahanggap. Amen. Ligaya king Igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo'y misa siya at ligaya, ibarating kamulan, ngayon ang laman ng kalahanggap. Amen. Ilaginin pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Amen. This is DWBLFM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo.
Hello, what isang maulan na gabi po sa inyong lahat. Ito pong inyong among si Papawid, si Father Pep Bakay po ito, ang inyong pong station administrator ng 91.9 Bright FM, ang radio station Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating programang Barkadahan kay Kristo. And with me dito po sa ating radio booth, ay si Brother Ivor and of course si Madam A, no? Wala ba yung si ano? Nandiyan. Oh, nandiyan pala si Ots, naka-zoom yata, no? Naka-zoom. Oo, pero wala pa tayong video. Ayun, no. Hintayin natin. Anyway, diyan lang po kayo at samahan niyo kami. Kompleto yung ating barkadahan, no, ngayong Biyernes sa isang oras po ng pagninilay at talakayan dito sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Okay, dahil hindi pa natin nakikita si Yot sa Madam A, patawol sa akin muna. Okay po. Oy, tana po. okay. Again. Hello. Okay, Yot, ika nang mumunang mag-greet ka rin kay katamong viewers and listeners. Opo, maya pabengi po kaya kayungan. Abayan nyo ke po king meto nga oras pa mag-share din king gospel for today. Yan. Matipid ya po. Matipid ya po. Madam A. Kirkapama mo ka rin kaya katang makilandal. Magrasyang bengi po. Maya pa bengi po. Sana po ako mamakoking kaya kayong stasyon. At abayan nyo kaya po king metong oras sa pamigunam king kaya katang gospel of the day. May kabayang bagya mong. Ah, okay. Brother Ivor. Ikabagay bagya. Okay po, karan po hanggang kay kaming taga-subaybay, kaya katang programong BKK. May pabiyangin po kay kayo at teko po sana mama ko. Tabayaan nyo kami kay metong oras sa pamagnilay ng katamong ebanghelyo ngayon. Yan, oo. At siguradong marami ang mga pauwi ngayon, no? Sa yes. Oras na ito. Yes. Friday pa naman. Friday. Yung iba, TGIF mo. Yes, of course. Mm-hmm. At yung mga nag-aaral natin na panggabi, ha? Mayroon. Opo, tina po. Yung mga dyan sa college. Pampanga High School, no? Mm-hmm. Mga senior, high school, Oo, yung mga senior level. Third shift na. Yes, oo. So, may mga shifting ngayon sa ating mga public schools because of the, eto nga, no? Yung population ng ating mga estudyante. So, ingat lang po kayo dahil madulas ang kalsada. Kalsada, yes. And of course, dahil traffic, yes. Manakala po rin, mapalibuntok ka niya. Pero ang manamarin lang. Alam nandin eh. Dito niya nandin. That's right, oh. Make way traffic, make way parking nyo. Kaya, hinay-hinay po, no, sa ating, may mga mood swing yung iba, dahil sa traffic, no. Kasi kanina, lumabas din ako, talagang traffic, ha. Marabi. Anyway, so ingat lang po at of course no dahil we expect na baka this whole evening ay medyo maulan. Maulan po. Mm. Okay, yung diretso na tayo sa ating coronavirus updates no. Sa global level muna tayo 604,445,796. Yung ating pong total death 6,483,400. Yung ating pong recovered, 579,283,430. Okay, sa national naman, rank 38 pa rin tayo. 3,867,071 po ang total cases natin. At yung ating total deaths, 61,519. Yan, at... medyo bagahagyang tumaas ngayon yung active cases. Kahapon 30 plus, no? Ngayon nasa 31,037 tayo. Okay, city level tayo sa San Fernando, no? Ayan, good news ito. Konti lang yung ating confirmed cases active. Ngayon, 5. Yeah. Marami po yung nag-recovered na cases natin, 12. Walang namatay at kahapon 111, ha? Ngayon yung ating active cases ay nasa 103 na lang ko. At sana pababa ng pababa yan. Pababa ng pababa. Okay, wala yung provincial natin. Wala daw yung ating
information siya dyan sa ano ba yung PIO, yung Provincial Information Office. So siguro by next week may magkaroon tayo, no? Maraming mga nag-aabang na mga taga dito sa ating probinsya, no? Okay, yung ating text line number, sino ba yung Madam A? Okay. Sige, Madam A. Para po ka rin, bisang mag-share reflections, karingat in greetings, so nanuman po, aburiyong ipayabot, mag-text kayo mo po ka rin, kekatamong text line numbers. Yung kekatamong Globe, 0915-954-1303. Yung Smart, 0918-351-8282. Ating Santa mo po, 0942-357-4268. I-follow tayo po yung Facebook page tamo, Archdiocese of San Fernando, Radio Station 91.9, Bright FM, or www.facebook.com/official.asfradio. Pakibanggit siya na rin po yung kaya kayong parokyang kabibilangan, bangkanita, di na tayo pong maya pa oras, yung kaya kayong parokya. Yung Twitter account tamo po, at radio_ASF, at yung Instagram, account tamo at ASF Radios. For advertisements po, dito pong bisang pa-advertise. You may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese tamo, malyaryo pong ipadala King Gcash, account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita tayo rin karing aliwapang tao natin tamo pong radyo ang makasaw King Kekatamong Biyeka Salpantayanan. Pankanita po, dakalapa din Kekatang Kakaluguran at Kabarkada. Yes, at mag-wave naman tayo, no? Sabay-sabay tayong mag-greet. Yan, yung mga FB viewers natin and listeners all over the world, lalong-lalo na yung mga gumigising ng maaga. Yeah. Sa North America. Yan, yeah. Marami tayong mga tagapagkinig dyan, no? At saka yung mga viewers natin, no? Thank you so much po for connecting with us. We really do appreciate, no, yung walang humpay na pagsubaybay nyo sa ating mga iba't ibang programa dito sa ating radio station, no? At special mention ko lang yung mga nagbibigay po ng pledges, donations at tulong pinansyal, no? Lalong-lalo na po yung mga nagpapa-advertise. Yan. At sana mag-advertise na kayo. Patronize natin our radio station, no? Para ma-suportahan nyo po at maipagpatuloy natin, no, itong ating Radio Apostolate dito sa ating Archdiocese. Thank you very much po. Okay, Otsa, may kopya ka ba ng gospel? Apo, ma'am. Oh, sige, di ka nang mamasa aking kakatang gospel. Pamamasa aking maya pabalita agtong kang San Mateo, Kapitulo 25, versikulo metong hanggang 13. Ihesus selitane iting talimhaga karingke ang alagad, ing kayarian ning banwa apakilupa meking anti kaniti. Ating apulong dalagang linwal bansa gana king lalaking kakasal. Ating yang daralang sulu ing balang metong karela. Mangmang lading lima karela at maisip lading lima. Ting limang mangmang deladala rin karelang sulu o ning ela migbakal reserbang laro. O neng ding limang maisip migdalalang aliwang laro bukod kietang atsukaring sulura. Mayan talaya ing lalaking kakasal king panyatang na, inya ikwarang mitundu ding dalaga ang gaking mipatudtudla. Inya kapitanga ng bengi meramdam ing kulisa. O inina ing lalaking kakasal, lumwal na kayo at salubungan niye. Migising lading apulong dalaga at inayos dalaring suluda. Gara ding limang mangmang karing limang maisip. Idakeyo kami king daruyo uling matatdala ding sulumi. O nengarang mekibat.
pota e makagyu kaya katamungan. Maya pa munta kayo sa guli karing tindahan at sali kayo para kaya kayo. Inyalin wala ding limang mangmang bansaling laro. Kabang alalo din natangya ing lalaking kakasal. Linubla ding limang dalagang maisip a makapanaya at makasatya at melawos king lugal ning kasalan a kayabe ning lalaking kakasal at misaraya ing pasbol. Kay bat nanita di natang lading limang mangmang at dalaga, ngarang kinulayit, ginu-ginu ibuklatye ing pasbol, o na nga nang mekibat karela, e malyari era kayo kakilala. Nga nang menaring Jesus, maglame kayo uling eyo balo ing aldoning ing oras. Ing maya pabalita ning Dino. Kapulian keka, O Kristo. Okay, Brother Ivor. Ika na, Kuya Jang Napun, makanya niya na about the end times and coming of the Lord, no? At the end, Kuya eschatological rin kaya katang pamuwasan. Sige, mag-share kang bagyakin kaya katang gospel. Po, may pabengi po, karing sabla. Tutuya po ito, itang napun po, kalus kalupan eh. Mm-hmm, mm-hmm. At yung metong king manimunang mensahe na po, kalupan ng ini. Mm-hmm. Kaya pinitang, alam may kibalo. Mm-hmm. Ing oras na ning panyatang. Na po. At kaya ni po, lalarawan eh, yung kayayanan ng banwa, yung may tumakasalan, nung nuka rin at yung nang pumanay na yakin ng lalaking kakasal. Mm-hmm. Na po. Magdalala po sulu, uring usually bengi ya po daratang, natin na sulu bangan ito. Ating niya pong wala mo liwanag sa alay mm-hmm. kayang dalanan mm-hmm. niya po. Ano nga po balo nung nanong oras? Mm-hmm. Po tami pasosoya po na. Mm-hmm. Yan eh, ating pong larawan na po ng gospel, lima apulo la rin babaeng, maninayo, sasabihan na lima la rin biyasa, pero atin muna man itang lima, mangmang langara po. Mm-hmm. Ing kamangmanganda po ya, pinitang era pigsadyan masalese, ining karelang role. Tinlangan pong role eh. Kalupa na po itang napon. Yeah. Ang gospel, tama po napon. Itang katiwala atin yung role. Yeah. Yeah, po, kini man po rin ang apulong babae, tinlang pong role. Mm-hmm. Kini pong, kining okasyon na ini kakasal. Mm-hmm. Yapin tang mamielang sala, kaying dadalana na ng lalaki. Mm-hmm. Ini po, marlas po, indarandaman tayo po ini, karyan pong, karang pong refleksyon, karang mm-hmm. homilyas, na inilalarawa na po ng kasalan between na ng Diyos at ng isang katawan po. Ngayon po. Kaya ni lalaking kakasalarawa na po ng hapong ginung Yesus, pero at din ang apulong babae, mm-hmm. larawan na ng itama po rin eh. Mm-hmm. Itama po, sablang bininyagan po, na maninayak yung panyatang na po ng hapong ginung. King Beta mo po siguro, eto na po siguro akit yung panyatang na ng Diyos. Oh. Not in our lifetime nga, yung po palagi mm-hmm. sasabi. Pero atin po siguradong datang. Mm-hmm. Sigurado pong datang kay katama po. Individually, atin pong datang. Sabi po itang kawakasan, aliwan yung panahon, na yung kawakasan na ng Beta mo. Mm-hmm. Nasukat tamo pong pagsadyan. Mm-hmm. Kini po sasabihan na magdalalang sulo na yan po. Ita mo po, may nga rita mo pong lampare na magdalang sulu. Mm-hmm. Lamparang babiesala. Ayan po, hindi po, yapin po yung bieta mo niya. Kailangan po kano, mamieta mong sala. Ayan po, habang mabibieta mo po. Mm-hmm. Salang makakabibiyay inspirasyon, mm-hmm. karetan tao nga kakatag mo tamo po. Mm-hmm. Utap po yung role tamo bilang bininyagan. Mm-hmm. Magdala tang sala ka rin tao. Banga nito, yung mismong bieta mo, masala yun. Mm-hmm. At yung salang ba bieta mo, mag-regiti, yung kaya kata mo. Mm-hmm. At numabang la rin haliwang tao. Mm-hmm. Mupin po, yung sagit po, tuya po yun eh. Sabi po, kahit ko po sabihan, mag-share ko po personal. Nawa. Nengkai, kalupad na po rin yung babae. King kakapaninayro. Ako at kami patuntod eh. Mm-hmm. Ayan po. Ipatuntun tamo po. Kaya kitang pangatuntun tamo po.
akakalingwan tamo yung role tamo. Mm-hmm. Bilang bininyagan po. Mm-hmm. Mga nantambi po patudtud. Ngayon, makagawa ta rin pong kasalanan. Mm-hmm. Ngayon po. O na yung sabi na po gini, nung biyasa tamo, nung wise tamo, magdala tang ekstrang laro. Mm-hmm. Bang kanito, et ang patudtud taman, ining sulong daralan tamo po, manatili pong makasindi. Maging sala tama po. Mm-hmm. Yung biya tama po. Sabi po yung punay kami, papatuntun. Pero, putang gisinga na kanina nga pong Ginoo. Bigising na naman po eh. Mm-hmm. Kaya lang kailangan hardly. ating kang ekstrang larong manyundo. Mm-hmm. Kaya tang salang at sugi ka tama po. Yeah. Sabi ko po yung punay nga, mag-share ko po kayo nga ni sister o Brother May among yung mm-hmm. po itang nang kay nung ako man may patuntun nang kay yung sulu undap-undap yung po undap-undap yung magkulangan niyang laro na masala na papat dapat dayo kaninti po aga na nga putang mag-reflect ko po magunam ko po mga di ko nang kay kitang oras na undap-undap yung kanita po aga ka na kanitang dakalasu ka lalub. Dakalasu ka lalub, manatili ka rin puso. Mm-hmm. E po dakala ka kulangan. Mm-hmm. Bagay-bagay, masanting ang kagit. E po, nandin po, may pakaili ko po kang Madam May. O, mag-park niya mo, yan ang mga kanong mumuno. Bigla niya singitan na. Bigla na singitan dito. Anay, kabilis. Wala mo, malisos yun. May ipateka, Madam A. Alina, ewan. Ngayon, wow, ah. Ano yung, nandiyan po magma na yung pumetong niya, puging ka na akong, purindi na napansin nito. Mm-hmm. Sabi ko, wow nga ako, itang buri kong share nga ako, yapin yung denasa ng Madam A nga ako po. Nanuya po ito. Sometimes po, King Pieta mo po, magkulangan tamong, sabihan ko na pong laro. Mm. Laro na rin kapag pasensya. Mm. Nung kalayang laro, kapag pasensya, baka may kipatayan po na din. O rin po rin, share ko pong extra oil. Mm. Extra oil na rin kapibabatan. Extra oil na rin kapakumbaban. Kaga na kaya pa po, itang lastly po, inishare ko yabing po itang anyang isto po, mag-attend ko po karing renewal movements mo, yeah. Karing charismatic. Mm-hmm. At yung kaya po palaging kakante. Mm-hmm. Ano yan po itang kanto? Give me oil in my lamp. Keep it burning. Mm-hmm. Keep it burning. Mm-hmm. Pero at yung po something po, itang nakala pong stanza rin. Mm-hmm. Itang buri ko ito pong metong. Mm-hmm. Give me love in my heart. Mm-hmm. Make me humble. Lord, kasi ini pong laro na po ning lugod, yan mo po yung makapagpanatili kaya tamo. Mm-hmm. Kanining salang babye, liwanag ka retang kaya tamo pong hakakarangot. Mm-hmm. Nung alala po itang awisan ng oil of love, karing kaya katang lampara, mm-hmm. karing puso tamo po, sigurado ko po, sigurado. Nung etaman, may pututud, undap-undap niya yung katamang sagot. Ito po yung share ko. Yes, totoo ito. Ano yung ka-importante ng laro, ne? Manyadsad kaya katamang natin. Bangat kalupad na rin yung milod tamo kayang kasalan. Ayan. Okay, thank you. Madam May, ika nang susunod. Kaya pong kakong reflection in word preparedness, mm-hmm. yung linob keng isip ko. Keng palagi ako po nung aldoldo ng bieta mo, bibibietang mayap, maganaka, malugod, malunusan ka rin kaparatang tao. Alata mong takot keng panyatang ng kawakasan ng bieta mo. If our ultimate goal is to be with our Lord in His promise of eternal life, then we are prepared to face death. Ating orasing panamdaman tamo yung takot keng kamatayan. Human as we are, we sometimes fail to see what lies ahead after death. Mm-hmm. It is eternal life. We will be with the Lord. Dapat po aldoldo
ini po yung gagawin ko na. Yeah. Tapong mga din akong bengi, I examine my conscience. I ask myself, have I done something good today? Mm-hmm. Something bad? Did I do something to gain life eternal? Mm-hmm. Or did I do something to gain wealth, mm-hmm. fame, or material things? Deni po, ditakla mo pong question sa pwede tamong pagnilayan, ne? Mm-hmm. Kaya biya tamo, aldoldo. If we have lived our life to the fullest, that is, doing what the Lord wants us to do, then we should not fear death, for we have done the will of God. Mm-hmm. Ito po yung taong. Yes. San tingin itang lalawel mo pin, ne? No? Aldoldo nimbiye mo, no? Anapin... I think it nung ek magkamari Aristotle ada sinan an unexamined life ana is not worth living. We have always to examine whether when ipin at chuta keng right track kem biya tamo ne o kaya yan pinata atin tapas hulo o kaya itang laro kem biya tamo ne something like that. So masanding yat I think that's part of you know being prepared ne when ita pinamana mo examination keng kaya tamo aldodo pambibebe. Okay, thank you, Madam A. Ots, pota, bisa kang mapse, mapila na mano. Opo. In gospel tamo po ngini, makapatungkol ya kareng apulong babae, nanungno ka rin ding lima makasadyala at ding lima alina. Para po kanako ing message na ning parable somehow is for all of us to be ready every day. Kita pong abasa ko sabi na ing oil represents us itang kaya pantamo king kaparang tao itang makananuya pulay imbietamo kung we are living a Christian life makasadyat tabak kapag dintangya ing judgment day kaya katamo metong tabak karetang makasadyang babae magdalang langis o ali kalupa na po nang sinabi ng ate A, every day should be dapat examine tayong sarili tamo in conscience tamo karing gagawan tamo nung ating mali, then we try to improve yeah. and then grow. Makanta. Yes. So, thank you so much, Karenike, kayong sharing. Iniping na itong akakit kong talaga importante. And I think, buri kaya na mga connect kayong katang first reading. Ining na itong virtue. No? We always pray for this, lalong-lalong na when we invoke the Holy Spirit. Kasi may itong yung regalo ini kayong mumunan dili wa yapin ng wisdom mm-hmm. itang wisdom yan pa mong first reading yan is Saint Paul iko-contrast no rin itang foolishness and wisdom ana. Mm-hmm. Itang ana the wisdom of God is foolishness to man eh? Mm-hmm. But the wisdom of man is foolishness to God eh? Mm-hmm. Kaya ba't kinain yapin ng cross mm-hmm. at yung mo yung cross ana that is God's wisdom pero mm-hmm. ken tao ay kamangmangan niya yung krus, mapamate ka. O teme sa kipa ni sarili mo, sabi na that, no? So, inipinitang kamangmangan and wisdom. Ne? Very important yung virtue ngayon. I think if we want to best prepare ourselves, no? Mm-hmm. Yung wisdom yapin kini, at wala ping klase rin yung pulong dalaga, ne? Mm-hmm. Itang mangmang, ampong aretang biyasa. Mm-hmm. Okay? At well basically nanining kabyas na ini well aliwaya kasi kabyas nan king knowledgeable no awa. Many people are very knowledgeable no they know so much yeah wa dakala smart wa dakala balo makanya pero ela biasa okay. Something like that ne kasi bala mo more of the applied knowledge no meaning to say in wisdom kasi itang abilidad mo na, itang balo mo, itang aranasan mo, mm-hmm. You make use of that so that you can make, for example, the right or good decisions or judgment. Yan ang kahit itang sabihan dapin. As we grow older, we should also grow in wisdom. Ne? Wow. Kaya kailangan mabiyasa tamo. Taya po akit king school ito. Totoo ito. Totoo ito. Alitaya, diyan ka rin libro na emong. Totoo ito. Itong kabyas ng kembye. Nekay, lawin mo rin aliway, laman may garo, pero uling na niyong karanasan do. Mm-hmm. Dahil anandang kasakitan. Yes. Kay, but they have learned lessons. Abilidad no? Yes. Nga rin po kayo.
Uwa, totoo ito. Itang biyasa lang biyasa ng dumiskarte, sabi niya kay dad, no? Anti mo rin eh. Deniping mangmang ang po pang nanine, biyasa ne. Nung pakatuliran mo, para pareho lang mo pin eh. Itang para pareho lang dalaga ne. Para pareho lang anak yan eh. Sinagana o manaya kening lalaking kakasal. Kaya ba't para pareho lang at si Sulu? Mm-hmm. Okay. And then, ang umuna, para pareho lang ating laro. Okay, ring Sulu. Kaya ba't, o hindi pa, para pareho lang may patutud. So, akakit mo, para pareho lang. But, there is a detail, ito sinabi yung pinan din, na it is really the crucial thing that differentiates the two. Ano ito? Migdala lang reserbang laro, Reni. Nandin Pinoy ting dinevelop ko kasi itang part of wisdom ako, itingaman man tamong foresight. Itang epa malalyari pero pag sa dyan mo na eh. Pakibalak mo na eh. Anticipate mo na eh. Well, anticipate mo na, that's right. Yeah, no? Anticipate. Kaya nga nandin pinasabi ko, kaya public advocacy, awsan mi yung kain niya, public administration, tang futures thinking, ano, something like. Okay. Futures thinking. You think ahead. Mm-hmm. You think, bala mo aking futuristic ka. What if, ating milyari, uling baluta naman yun eh. Potang magplano ka, ano, magsadya ka, pakibalak mo na, ating abiria. Mm-hmm. Ating labungaw sa ating lang contingency plan po. Yeah, that's right. Prepare for the worst. Oh, ito. Ating mo rin yung disaster preparedness. Oh, yeah, diba? Ating lang foresight. Uling, ano mo, hindi nakasimbang yung ngayon. Yeah, po. Diba? Oh, kailangan yung gamit, instruction ka rin LGUs, o dyan ka rin, keng-keng bale mo. Ne? Potang sabi ng bagyo, ay, Diyos ko yung pamangan tamo. Panulo. Oh, ring papelis sa pota, baka basala, something like that. Ne, ing danum, ring alwa, yan, bateria, pota ma-brown out. Lawin me, epo man malalyari, darating niya pa, pero prepared. Sidya mo na ngan. Ne, uling waiting kabiyas na. And most of that time, itang kabiyas na ito. O kasi, itapin na, antin mo karing kaya katamu kayang gobyerno, ne? O ba't itang futures thinking? Well, ing meto nga basis da itang historical basis ne itang what happened in the past yapin kailangan mabiyasa ta mo eh ne ya lawen ming wisdom ning tao sa, and most often ne kay it was a fruit of again ne kay kapalpakan ta mo karanasan na masanting pero mabiyasa ta mo anapin ning I think second reading last nakaburigeta second reading last Sunday. Kasi it's all about discipline. Nang kay baruga na ka ning ginawa na. Nasaplira na ka na. Uling buri na kang parusan. Uling buri na kang itulid. At ana, bang kanita na, oy ni, you will learn your lessons. Itang lesyon yung importante yan ni second reading. Yeah. At oreta rin dalan mo. Retang lesyon na reta. Ay, Diyos ko. Oren, maging biyasa ka po tang retang lessons in life na abalo mo ketang in your past life karanasan mo ne events maybe that happen ha oining yapin bala mo nung alaki ang balor value added ka ne matas ka balor o tang itang kabiasnan kaban tutwa ka lalo yung anapin lululot kembiye mo ne alaki ang bunga. So, iniing masanting kening karening lima eh. Biyasa la because they have anticipated. They have this particular oinipin eh, itangaman wandang ability to have a foresight. Mm-hmm. At naka-importante yan. Nung kayan may kayang be spiritual, it really applies. O yan pin. Kaya mamasata ng, yan, mamasata mo nga. Tanoy tayo nga, amano na ni nga pong gino. Diyos ko, dili na lang katang warning ang pong. Ngayon eh. Noon talagang na kayo, masyas ka pa bundo ka pong nga, di ba? Yan ang nakasalanan ni nga pong gino. You know, ako, I always believe nina. Kasalanan ta na talaga. Pasayatang mumilob kaya ni kasalan na yun. In Diyos, babiyanan na nga ni ganaganang kailangan tamo eh. Yes po. Totoo po. Totoo ito.
bangka na milubdamo. Yapin para ka na ako, you know, ining reserve oil ay ni. It can mean anything, eh, pero para ka na ako yung reserve oil ay ni. Anything, okay, that will bring us to heaven, okay? Mm-hmm. That will bring us to our final destination. Mm-hmm. Yapin ng laro yan. Whether it be faith, itangke kayo, isto ito, charity, love. Mm-hmm. Eh? Orendeng mga timbang laro na dapat talagang bilalab-lab kaya katamo. So, nanuman itang malyari rogong uyanpin. Kalupa da rin eh. May lubla, bakit? O tinlaro eh. Mm. Yan pinatne ka crucialin ng laro kayong story ngayon. Oy, tamo yung no, strike out me para pareho lang. Para pareho. Diba? Pero itang, itang reserve oil. O ba tayo isip da rin ng kay? Ulim Pinoy ta. Piyasa lang. At inilang foresight. What if, kasi iniping wedding, usually ring ring Jewish wedding, I think, they take, you know, several days. Weeks po. Then kayo, one week, wow, makanyan. So, eh mo na balo. At totoo naman yun eh. Then kayo, unexpected. Ne, etaasahan, ating abirya. In real life, these things will happen. Wow. Then kayo, ating disruption, interruption. Nano man ito? Unexpected. Totoo ito. O makanano nung datang ito? Ay, oy, yan. Yung sinjamo mo, itang kapuranggit mo. Something like sakto. Sakto. O na yung hanapin ng gino, makanya niya yung kay, panyatang na, etanin mambalo. So, might as well be prepared. And, o inipin, eta mo paburin na, you know, kakapaltantang laro kayong kakatambiyen eh. Putatin kayong final thoughts, brother driver? O, yapin po, tapos sinabi yung, para pareho lang po. Ing lugod na po ni nga pong Ginoo, para pareho po. Totoo. Sinabi niyo po itong sinadya na nga kaya kanagana. Sinadya na nga. Wow. Pero hanggang pong sinadya na ni nga pong Ginoo, prepare tamo po kaya itong bagay na buri ng gawa na ni Diyos na itamo po balo. Na ano lang po rin nga mong manggo. Na yung kayo subukan na katama po ni nga pong Ginoo. Totoo ito. Eko paya gandaratang. Lawa yung gulungan. Tapong anti kanita. Kaya tapong anti kanita ang pagsubok. Wow. Kailangan makasadya tamo po. Baka nito, nung datang man po ito, tayo po sisisya ni nga pong Ginoo. Kung sino yung kasing kayo po, istudy na lang ang pagsubok. Sinabi, sabihan mo, nung lumapit ko kaya, makupaburi, not clear. Tama po balo pala. Yapin itang susubukan na katani nga pong Ginoo. Nung ating kang extra laro. Totoo ito. Patating ang final thoughts, Madam May? Ako naman po itang from experiences you learn. Kalupa na po yung COVID ay ni. Nepo, did we learn something from COVID? Atin niya bang buring ipiabot? Atin niyang message nga pong Ginoo? Magbayo ta ba? Nano meliyari? Migising ka. Uwa, migising ta ba? Alam mo po, dakal pang eh, may gising eh. Nepo, itong makanitang experiences, have we learned something? Talaga bang, have we learned the lesson? Sana po ba lang ating maliliyari kayong biyata mo, we learned the lesson. Totoo ito. Wait up in, have itang, we grown in terms of our wisdom in life? Eh? Totoo ito. Kay po, wala eh. Wanin kay, hanapin itang kanta, di na natuto. Sigita na ako rin po. Och po ito. Ay ni, may biyasa na inigin biya na. Sobra mong. Putating kang thoughts regarding that, Och, before we take a break. Itapin mo, maski siguro po na nung pagdala ng tamo, masanting na mag-imbak tamong laro by being charitable and share love others. Totoo ito. So, ito ang kapalitan eh. Yeah, siguro kayong kikata ng second segment, masanting yung point ito. Among, nang kayo, kagigisa ng talar, makanano taro usaklo, mag-replenish. Bala mo mag-reload. Something like that. At yan masanting yung pisabihan tamo po ito, kikata ng second segment. Okay, mag-break muna tayo at sa ating magusto pong maging members ng ating Connecta Katekista Program, just type REG, all capital letters, and then space your full name and then slash the name of your vicariate, parish or your school. Ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966. Once registered, makatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord.
Kung may mga kahilingan kayo, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin, no, sa ating daily prayers and daily masses. And we would like to thank Sister Son Basco of Our Lady of Victory dyan sa Daumo, Balakat, Pampanga for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Magpatugtog na po tayo ng isang napakagandang awitin, no? Ang title po, Christ Be Our Light. Yan. Pakinggan po natin ito.
nagsasagad. Mabuti na lang at may Pinoy Jamma Booster. Ang Pinoy Jamma Booster ay ready-to-drink herbal blend food supplement syrup. Pinagsama sa sachet ang all-natural ingredients tulad ng ginseng, sambong, at long pepper. Pinoy Jamma Booster. Ginhawang pakiramdam. SRP, 10 peso intro price per sachet. Promo period extended December 1, 2021 up to May 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 0463 series of 2021. Mahalagang paalala, ang Pinoy Jamma Booster ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit. Ako po si Ernesto Salvador. Kahirap po talaga ang taxi driver. Madalas hindi ako nakakaiye, hindi ako kakainom ng tubig, kaya siguro nagkaroon ako ng UTI. Tagiliran ko, nakaramdam ako ng pananakit, saka nahirapan na akong umiye. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Taling ko kong ininom, guminawa naman ng pakiramdam ko, kaya tinuloy-tuloy. Kahit mas matanda na ako yon, pakiramdam ko malakas ang aking katawan dahil inalagaan ko ang sarili. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Mm-hmm. Okay, Madam May, basahin natin yung ating mga FB viewers. No? Okay, good evening po, karengke katang FB viewers. Okay. Ang Baby Nell Moore, Robert Pineda Dingal, Hedburn Waynardo, Base D. Guevara, yeah, Onin Navlog, Alin Perez Tolentino, Gerald G.G. Sip, Angelina S. Garcia, Jose Barbero, Todd Stotts, Esther David, Gary C. Peñero, Francis Gwinnett, Jose Pagyo, Jonki Shodems, John Mark Espino, Adelwisa Nuki Alvaro, Leslie Yusi, hello, Pureza Bumanglag Orias, Edna Quinto, Noriel Magbuhos, Bandoy Lopez, Yvette Luisa Amameda, Delanor Villaluz, apo po Ian Matthew Quinto. Every comments po from Yvette Luisa Amameda, good evening po. From Vivian Gonzalez, happy viewing from San Agustin Parish, CSFP. Makiramdam kami po, King Raju. Good evening po, among Pep, Brother Iber, at A and Ots from Leslie UC. Hello there. Hello. May GF, Maya Pabengi po. May. Ramil. Yes, good morning there. Ah, okay. Maya Pabengi, ano mong. Okay. Ramil Bungay. Maya pa oras po among Pep and Kabarkadahan. Listening while driving. Okay. From Angelina S. Garcia, maya pa bengi po among Brother Sis, admin and staff. At karen pong kabikikita mo po, mimingat at mipapangadita mo po. Thank you and God bless po. From Linda Manalo, maya pa bengi po among Brother and Sister. Manalbeko po, Kenny ko po, King Parokya ng Maya Papastol Pandakaki. Kasanting lapu de nga manuyo. Salamat po kaya kayo. Salamat din po. Salamat po. From Amando Manangkil, yung kaya katamo pong avid listener. Yan. Ang natutunan ko pong aral sa nabasang gospel ay ang motto ng mga Boy Scouts. Mm-hmm. Laging handa. Tama. Kung pinaghandaan ng 5 carefree virgins, ang pagsalubong sa groom na ikakasal din, sana nagdala sila ng sapat na langis para sa kanilang ilawan. Mm-hmm. Ang hindi nila pagkapasok sa pintuan ay sarili nilang kagagawan. We have to be vigilant and be ready to meet any eventuality. Mm-hmm. Thank you po among Pe, Brother Iber, and our two lady co-hosts. Maya Pabengi po, kaya kayo nga. Good evening po. From Robert Pineda Dingal, good evening po, God bless us, amen. From Ligaya Ocampo, maya pabengi po among, in gospel po tungkol ya, king pamagsadya. Dapat po, lagi tamong makasadya, mananuman po, in datang, etamong mapalpak. Maya pabengi po, kaya kayungan. Our regular listeners, from Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF and DSF Buildings, Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Arcilla,
Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Tatang Abel, and Imang Prima Kiwa. Thank you, ma. Okay. Okay, yung ating mga text messages. Text messages po, ba't po kang Nel Dukot? The parable refers to Jesus' second coming at the end of time. The bridegroom's Jesus to the community of God's faithful and the church as the bride, and to the joy of God's kingdom as the wedding banquet. We must always be ready and wise, waiting for Jesus' second coming to our life. Mm-hmm. When we die, that is the second coming. Mm-hmm. Ang Chitravera po, nga na, those who have lived a good life don't fear death, but meet it calmly and even long for it in the face of a great suffering. The challenge is to live life well, to be prepared for death when it comes. Anonymous nga na po. Mm-hmm. Let each moment of our life be a preparation for God's coming, and ask Him to help us prepare ourselves so as He comes along. We'll be included in the roster of those He'll take. We proclaim His truth and profess His resurrection until He comes again. Ba't po kang Ma'am Elit umalis nga na, like the wise virgins, let's pray for the grace of vigilance. Be well prepared, always ready, anticipate eagerly, and wait patiently with prayer and good works. Mm-hmm. At ba't kang Brother Joe Pineda? Ano po? Jesus warns there are consequences for being unprepared. Mm-hmm. There are certain things we can't obtain at the last moment. That is, students can prepare for exams, mm-hmm, when testing day is already upon them. One can get the right kind of character, strength, and skill required for a task at hand unless he or she already has it. Like a captain with courage and nautical skills who steers a ship through a dangerous storm at sea. When Jesus comes to lead us to his heavenly banquet, will we be ready to hear his voice and follow it? Our eternal welfare depends on our hearing, and many have trained themselves to not hear. We won't be prepared to meet God face to face when he calls us on the day of judgment. Unless we listen to him today, God invites us to feast at his heavenly banquet table. Mm-hmm. Are we ready? Yeah. Kang Nel Dukot, ano po? The parable refers to Jesus' second coming at the end of time. The bridegroom's Jesus to the community of God. May ulit yan mo po. Okay, yes. Po. Okay. Ba't po kang Sister Lorelei? How aware and awake are we to prepare for our end time? Ready with reserve oil. Be included in the list of heaven's door. Mm-hmm. Living good lives now, our precious gate pass. Yes. Okay. Salamat po, karen pong thank you so much po, karen kakatamong FB viewers comments, and of course, then kakatamong text messages, no? Where we left out nanding first kay about ining reserbang laro, ne? Wali talagang totoo naman, kakapaltan tamo, ano? Ano po? Mga sagad na mo, eh. Yeah. Empty yung tank. Ninuwari nga mga mag-gastam. Mag-gasap tamo, eh. Something like kailangan mag-refill kang pasibayo. At uy ni po, eh. Itang amanwa naping madaminan din na dapat ating reserve ang laro, eh. Nung ka rin niya pumanibatan yung laro ngayon, eh. Again, na ala na yung mga luwang nanita source. Nung aluwa mo rin yung Ginoo, eh. Yapin po itang prayer life ta mo, mm-hmm, very important. Yes. Yan po itang po tapong mag mga dita mo aldoldo, mm-hmm, eh. Our prayer life po pakasisen tayo aldoldo. Kenta mo mag gas up, ano, mm-hmm, po, mag-refill ta mo. Mm-hmm. Uling totoo ito, labay niyo po itang kakalangyan ka, kakakapaltang ka, mm-hmm, di ba? Mga di, number one, eh. Mm-hmm. Kaya ba't, uyan, ingamano ni nga pong Ginoo. Kota pong basan tayo, kaya pakirandaman tayo.
kentang mo muna man bala mo ma-recharge. Recharge. Mm-hmm. See? That's why the Word of God is a very important nanita part of every mass, no? Ya mumuna yung amano na ni nga pong gano'n, bayit ang Eucharist, ne? Of course, yung sakramenta yan, talagang, it is for our nourishment, pero eta manonourish po, keng katawan at daya ng Kristo, no, ne? Pati na yung kayang amano. Ne? Ya, ngini, ma'am, ako masaya ako, ne? Uling, ngini, ring lay people, marakal na rin ang et nang talaga makirandam lang. Ang amano ng gira. Dati-dati itang, di ba? Lumwala, sindila. Ay, among marakali sabi ang getang kilubada. Mama, ano itang makaba? Sindita ba? Sindita ba? Pero ngayon, itang, you know, the renewed desire to listen, eh? And to be filled up kening amano ni nga pong gira. Very important. And of course, getang sinabi yung pinandil, nano man itang penga di tamo, nano man itang dimdam tamo, ay, kailangan i-practice tamo. Nga po. Ne? Isa niya tamo po, kaya ngaldodot ang pamibibay, itapin tang charity, when you do good works. When you apply, yapin wisdom eh. When you apply the Word of God, itang dimdam mo, talagang anapin, big patutuka. Ne? Kaya may kitang aldodot mo pamibibay. O ita po, talagang sapak tang laro. Ne? Ning lalong-lalo na yung lugod niya ni. And you know, Brother Ivan and the rest, totoo naman, marakala taong ngayon eh, talagang, eh naman empty, but almost empty. Ne? Marakala rin ang kakalangyan, marakala rin ang nekay kakapaltaan na kembie, nekay undap-undap niya yung suluda. Yeah. That's why I think we also have the obligation ng makananong so pantala. Apo. Ne? So pantala po retang nang kay ila mismo, ne? Ila mismo talagang saklula naman. Ne? Of course, anap ining metong apunto kay ni yapin itang there are things na eta mo apamie. Ante mo itang sa bang laro kay ni. Ini apamie kay tang kay there is a of course, no? A good point there kasi ating bagay talagang nang kay we cannot nanita. We cannot give to other people except ila mismo. Ila mismo, they have to find their own oil. Something like that. Like for example, eh, yung relasyon taki nga pong ginun, eh, our faith. Yan mo naman, oy, ang dama ng kasalpantayanan. Aga na kay po tama nagkatsimba mo. Pagkisimba mo na. Wow, yapin ito. Hindi kaya nakatamad, pero pagkisimba mo na ako, alam mo, lumipat siya kayo yung kamaralan eh. Kaya po kayo yung prayer na, pangadi mo ko kasakit mga nga di, teka mga di, yada na, itang joke ka makanta, pero we pray for each other. Wow. Yeah. Ante mo yung kayong biya kabanalan po na, our spiritual life, hindi po talaga, of course, we can inspire others. Eh. But, ring others rin, detang inspire tamo. Ilang mismo dapat? Gawa. Ilang gawa. Alway, yeah. Tang andaman kayong relasyon mo kayo nga pong gano'n. Andaman kayong spirituality. We cannot. Eh? Yapin kayo niya na, eh magkasya. It may not be enough. Eh kaya, adake kaya ka. Because that's the point of that detail kayo nga tamo ng Evangelio. There are things na talagang, eh tamo po, apamiye. Because only maybe to a certain extent inspire people. Yeah, that's it. To discover their own oil. Something like that, no? Miyani ganyan kita sa alam mo. Totoo ito. Wow, pero miyay bita sa alam. Yapin na inireneng kay, edala din na, pero din na nung instruction. Ne, sali ko keng kaya na. Alam mo itang, siguro ito ruta, alam mo well, anapin ka na. Elamitagal. Okay. Elamitagal kening kasala na ini sambit. What are your final thoughts? Opo mo nga kinipunta ulin dili mo. Ing dapat amaya po po pwedeng mitok nang. Pwedeng seasonal. Yan po. Kini po sa sabihan na maglami kayo. Yan na po po sa sabihan ng eta matutut. Imburi na po sabihan kini, katutok ng gagawang mayap, katutok ng mabialugod, karitan daong mga ilahan kaniti. Kaya po tapong, kaya katamuan, niwaring kaya kakapaltan. Kalupanan yung keng kotse.
Di na nakapang warning eh. Puto medyo pera na kaman talang visa na eh. Puto po nga feel ta na. Ay, very dry na yung gana-gana. Bala mo itapin eh. Kukulang na yung pasensya. Kapano ba yan? You know, we all experience this. Ala pong exemption kaya kata. Pero sana, potang makanya na hanapin. At syuta na kaya tang bala mo warning sign. Na kailangan na kang mag-refill. Ay, Diyos ko. Sakluta na po. King kaya kata mong panibata ning laro ning dieta mo. Yapin ning gino. Ya, in kaya kata mo pong spiritual life, prayer life, ne? Yan po talagang pakasesen tayo. Kaya rin aliwa, of course, ne? Tinangaluan priority, yapin tang foolishness. Ne? Kahit dinantalang panahon, detang bagay balata mo, importante kaya tingin niya ito. Putang ikalingwan, may itang relasyon mo. Mababala la po ako. That is foolishness. Biro mong pamalit me, yung metong permanente, ne? Uling nga pong gino, permanente. Karing lilipas. foolishness yan. Opo. Nang kaya mas priority me, hanapin detang kukupas, detang mababala. Pero yan yung tao, hanapin St. Paul, kaya yung first reading kaya katamo, ne? This is the foolishness of man. Balata mo yapin yung wisdom ito. Something like that, no? Ots, po ta, tingkang buri pa sabihan? Ala na po, ma'am. Okay. Madam May, po ta, tingkang buring share po. Siguro po, let's be inspiration to others, not desperation to others. Yes. Po ta, itang mami yung despair ka rin tao. Dapat mag-inspire tamo po. Very good. At kailangan ikalat tayong sulo ngayon. Okay, saint of the day, Madam A. Ay, ako po. Okay. Saint of the day po, San Bregoine. Yan. Metong yang makwaltang tao, amaya kumberti king Kristyanismo at mira siya Canterbury, king Inglaterra, nung nuya meging pang labing aduang arsobispo. Ditak mo yung baluta mo, king Penny Batana, o ringgewa na inyang magiyang arsobispo. Metong kareti, yapin ing pigtanggul no ring pisamban, amisagsag inyang panauna, at ing presensya at kasaupana, kanitang panahon areng sasakupan na pipapatela patungkol ka rin gabun o pibandyan. Kilala yan naman ang timong matenakang maestro King Bie Espiritual. Inyang matea kitkutde King Pipam Minyaganing Canterbury at may kilalaya ang timong santo. Oh yan. Eh, kaya gisa ng laro, yung kaya katang Saint of the Day. Ne? O yan po yung kaya katang Saint of the Day, San Bregoine. Okay? Yeah. And to formally end our beautiful episode today, Ots, kindly lead us, ne? Yung kaya katang concluding prayer. Apo, God come to my assistance. Lord, make haste to help me. Prayer for frontliners from a grateful nation. Lord Jesus, our Savior, you praise the good centurion for caring for his servant. Wrap our frontliners with your love as they risk their lives for people they do not even know. You heal the hemorrhaging woman by allowing her to touch you. Give our frontliners your peace as they touch so many frightened lives. You brought back to life the daughter of Jairus and returned her to her parents. Assure our frontliners the joy of returning to their loved ones as they serve you and save our nation. Already our own transformation is happening as we witness their selfless dedication. Divine healer, may their courage to face danger be not in vain. Please bless the work of their hands that together with them, we may all know that you are God. Blessed Mother, our frontliners are precious to you as they are to us. Let them rest on your lap when they are tired and find comfort in your embrace when they are weary. We ask all this in trust in Jesus' mighty name. Amen. Amen. All-powerful Lord, grant us a restful night and a peaceful death. Amen. Okay. Salamat also that concluding prayer, no? Madam A, our blue book. Po
Para henke katamong announcement. Okay. August 27 po, tomorrow, birthday na po, Reverend Father, ay, hapong, Joselito D. Henson. Yan. University President, University of the Assumption. Happy birthday po, Among. Happy Fiesta, Santa Monica Parish, Mexico. Ha? Fiesta po kong Among. Yes, huling parokyal na Ampoy San Agustin. Okay. Mm. August 28, 2022, Sunday. Happy birthday po ka, Reverend Father. Maverick Angelo M. Pelayo University Chaplain. Angeles University Foundation, Angeles City, and Resident Priest. Immaculate Conception Parish, Balibago, Angeles City. Mm-hmm. Happy Fiesta po, San Agustin Parish. Lubao, San Agustin Parish, San Agustin, City of San Fernando. Kempong Domingo na eh. San Agustin Parish, San Agustin, Santa Ana, Christ the King Parish, Pulong Kakuto, Angeles City, San Agustin Parish, Kaingin, Masantul. Ang po today, second death anniversary na pong Archbishop Oscar V. Cruz. Wow. Schedule of Masses po, Saturday, 6:30 a.m., Solemnidad ng Santa Monica. Live from Santa Monica Parish, Parian, Mexico, Pampanga. Sunday po, August 28, 8 a.m., Aldo Kafiestan ni Ngapong Gustin to be presided by Archbishop Emeritus Pasiano Niceto, live from St. Augustine Parish, Lubao. 5 p.m. po, live from the Holy Rosary Parish, Angeles City. Okay na po. Okay. At rin kikatamo pong programs, no? Mamumunang yan ipong Bengi in a few minutes. Rin kikatamo pong Healing Ministry on Air, King Lagyun ng Jesus, no? With Reverend Father Ronnie Cao and Brother Jeffrey Gomez, no? Abangan natin po yan, lalong-lalo yung mga kapatid nating may sakit, no? Na nagpapaheal, yan. And tomorrow, August 27 po, yung ating mga regular live broadcast program, 4 p.m. It's a Girl Thing with Miss Mary Joanne Yabut. Okay? Mm-hmm. And 5:30 p.m. po, Laiko, Love Ka. Mm-hmm. Yung programong makirandam at magparamdam with the Archdiocesan Council of the Laity ning kekatamong Archdiocese. Mm-hmm. And 7 p.m., The Lord is My Shepherd with Brother Bong Garcia and our charismatic community, no? Movement dyan sa Florida Blanca, Pampanga. And 28 po, Sunday, ano na ito, 22nd Sunday, mm-hmm. in ordinary time, 6 a.m. and 6 p.m., Men of Light with Bishop Ambo David, Father Deo Garang, Atty. Bong Roque, and Brother Joey Angeles. And yung susunod po noon, 7 a.m. and 7 p.m., Pasakalye with Reverend Father Nono Alfonso. Okay, wala yung ating schedule ng mga masses, no, sa weekend. Wala na. Nandito wala. Na, okay na. Ah, okay na? Okay. Okay. Sige, paanang pasalamat and greetings tayo. Ots, muna na ka. Opo, hello po kang Imang Pining Paras. Lagi akong makiramdam kaya katamo. Hello po. And thank you po kang Ate Tay Castro for the donation and hello kang Among Melo. Enjoy your trip and see you when you get back. Karimako, kang tata ko, kang Raymond, Ashelo, Gantan, Kareng Kakaluguran. Hello po kaya kayongan. At miningat ta po King Pamanuti. Ayan, yung taga-Alas ka naman, kailangan na... nag-greet mo na. Greet tala mo. Okay. Akala ko nakalimutan mo. Nung alala padala kaya ko. Okay, joke only. Madam May? Pasibayo po. Dakal po salamat king pamantabeyo, king metong oras, kining kaya katamong barkahadan kay Cristo Friday episode. Aldoldo po, pakiramdaman niya po yung kaya katamong Archdiocese and Radio Station. Lalong-lalo na po yung barkadahan kay Cristo. Lalo na po, every Friday. Buriko pong i-greet, pag-greet la po. Puta, may mwala ka nung ako i-greet. Iroy po ang po Leslie Yusi. Hello. Hello. Dengan pong kahaluguran ko, kaying eskwela, kaying Pisamban, Empower Philippines. Dengan pong barkada.
Ang Popoy at Chico, hello ate. Yan, no? At in-greet natin si Ate Myrna. Balo okay. na ng kanya, Miley. Balo. Okay, Madam May, thank you so much. Okay. And Brother Ivor. Po, salamat po ka rin hanggang susubaybay. Lalong-lalo na po kari Rachelle, kari Marnie, kari Chito, nati Len Laksa, kang Lina, kang Nika, kang Nok, kang Source Nepo, Leonie Makapagal, Nel Giao, Glo Tobias, kang Jessel Yadaw, kung bayok po rito, Paminduan, kang Imang Iling Laksa, kang Jerry Lintag, karing kayabe ko po King El Senior na sa Reno Community, at lalong-lalo na po King Kanako pong Paris Priest, Apong J. Okay, salamat po, hanggang po kayong tutuking Biyernes, may pabengi po kayo ngayon. Okay, at talaga masaya tayo ngayong gabi. Parati naman eh. It made every my week. Friday. Ah. Panyaran niya mo. Thank you to the three of you. At inipuin kaya kayo nga mong si Papawi di Father Pepa. Kayo po iniing kaya kayo pong station administrator ng 91.9 Bright FM. No? Parati pong sanang mag-ingat kayo. Of course, Sunday, magsimba tayo. No? It's the 22nd Sunday in Ordinary Time. At maya pabengi po at dakal pong dakala salamat. Kinkekong pamakirandam.